talaga, I love you. Pero hulaan niyo kung ano yung pinaka matamis sa aking pakikinig. Hulaan niyo. At tama lang kami mga staff ko. Alam niyo po kung ano yung pinakamatamis na narinig ko mula sa stationary caravan kanina? Ay, hindi ka pala mataba. Ah, diba? Kaya sabi ko, babalik-balik ako dito sa Bulacan. Sabi ko po sa staff ko, na-record niyo ba yun? Na-record niyo ba yun? Sa akin pong pag-ikot, yun na yung pinakamasarap sa pakiramdam. Naramdaman ko. Pero ako po, ang akin lang pagbati, syempre po kay Senator Kiko, na tumatakbo bilang aking partner ngayong 2022. Syempre yung ating dalawang kaparian na kasama po namin kanina, inikot po namin yung Barasway Church, saka yung Barasway Museum, si Father Memeng, saka si Father Bong. Yung ating po mga senatorial candidates na kasama natin ngayon, na ako po, pinagmamalaki ko sila ng lubos na lubos. Attorney Chel Jock, no? Attorney Alex Lacson. Yan, si Attorney Dino De Leon for Senator Laila De Lima. Saka po si Attorney Sunny Matula. Siyempre, nasaan si Gladys? Yung babang dalaga. Binibiro ko po siya na pareho na kami dalaga. Gladys, maraming salamat. Siyempre si Father Nap, kanina pa namin kasama si Father Nap. Hindi ko na po iisa-isahin yung lahat na kasama namin kanina, pero ang kanilang pagbati kay Sir Vincent, kay Godfrey, sa kapay Tilibet. Sa inyo po lahat, magandang hapon muli. Gaya na sabi ko, good mood ako ngayon. Lagi naman po akong bulbul, pero mas masaya ako ngayon dahil di ko lang po ako nabati na hindi pala ako mataba. Pero ako po, talagang babalik-balik ako po. Pero ako, bago po sagutin yung tanong nilang tatlo, tingin ko kasi kaming mga kandidato, madali lang kaming sumagot dun sa mga tanong. Sasabihin namin, ito yung plataforma namin, ito yung aming pangako para sa inyo. Pero sa akin kasi, over the years, ang dami na nating frustrations sa mga klase ng mga leader na we were pinning our hopes on them, pero hindi naman sila nagde-deliver. So yung sa akin, ang pinakamahalaga talaga, yung election talaga yung dapat naglilinis ng mga nasira nung nakaraang 6 na taon. Ang mga plataforma po namin, hindi naman magkakalayo. Pakinggan nyo yung plataforma naman ng mga kandidato, halos pare-pareho naman yan. Siguro may magkapagkakaiba ng konti. Pero yung sa akin, tingin ko yung bigger question dapat, ano yung assurance na gagawin nyo to? Ano yung assurance na pag-election, lahat nila mahal yung mga mahihirap? Diba? Number one. Number two, lahat kami ayaw namin sa korupsyon. Lahat yon. Wala namang kandidato magsasabi na ayaw ko sa mahihirap eh. Important ingredient of leadership is character. Kasi yun yung totoo eh. Ang yung character, yung assurance, kung ano yung gagawin mo, saka hindi mo gagawin. Hindi din ako naniniwala na pag mabait ka lang, pwede ka lang maging lingkod bayan. Hindi din pwede. So if character is the most important ingredient of leadership, yung pangalawa naman na parang requirement, dapat ang leader matino at mahusay. Hindi pwede hindi mahusay. Hindi pwede matino lang, hindi din pwede mahusay lang. Kailangan matino at mahusay. But having said that, siguro magkakwento lang ako ng konti ng pinanggalingan ko. Dahil tingin ko a large part of who I am, saka a large part of who I will be as a leader, parang summation siya ng lahat na dots ng buhay natin, di ba? Gaya po ng sabi ni Senator Kiko kanina,
Nung mayor po ng Naga yung asawa ko, ako po ay abogado sa PAO. Alam niyo naman yung PAO lawyer, di ba? Yung PAO lawyer po, hindi naman kami nakakapili ng mga kaso. Ina-assignan kami ng aming opisina, karamihan sa kaso ng PAO, yung mga nasasakdal na walang pambayad ng abogado. So maraming beses na, halimbawa, nagpahuli yung asawa ko ng drugs. Ako yung abogado nung pinahuli niya. O nagpahuli siya ng violation of a city ordinance. Ako yung abogado na pinahuli niya. So maraming beses ganun. Kahit yung asawa ko naiintindihan niya yung trabaho ko, ako yung parang alanganin kasi yung kantsaw nga namin, pinahuli ni Mayor, pinalabas naman ang asawa. So ako, naghanap po ako ng ibang trabaho. Sa akin, klaro lang sa akin na ang gusto kong klaseng pag-aabogado, public service lawyering. So nahanap po yung isang opisina, NGO siya, ang pangalan niya Saligan. Ang Saligan po is short for Sentro ng Alternatibong Lingap Panligal. So sa pangalan niya pa lang, alternative lawyering siya. Hindi po siya yung conventional lawyering. Na yung abogado naghihintay sa opisina niya ng kliyente, pagpumunta sa kanya, kung mag-write ka dito, okay, didepensahan niya sa korte. Kami yung klase ng abogado na bumababa kami sa mga pinakamahihirap na communities. Ang ginagawa po namin, isinasalan namin yung batas na kailangan nila into the dialect. Tinuturo namin sa kanila yung batas para kahit wala silang access sa abogado, kasi mga wala silang pera, maipapaglaban nila yung kanilang karapatan. So ganun po yung buhay ko for more than 10 years. Saligan lawyer ako, so ang karamihan pong mga inaabogaduhan namin, mga magsasaka, mangiisda, mga katutubo, mga urban poor, mga magagawa, mga kababaihan at kabataan. So, maraming beses na nandun ako sa communities, immersed. Paminsan po, 4 na araw, 5 araw, nandun ako, hindi ako umuwi. Kasi yung pinakabuod ng aming trabaho ay immersion sa communities. Parang community organizer kami na natututo. Yun po yung klase ng buhay na masayang-masaya. Kaya para po sa akin, siguro kung hindi namatay yung asawa ko, hanggang ngayon, yun pa din yung ginagawa ko. Hindi naman po ako yung politiko sa pamilya namin, yung asawa ko yung politiko, pero siguro narinig niyo naman na noong 2012 na aksidente yung asawa ko. Okay. Yung kanya pong eroplano sinasakyan habang DILG secretary siya. Pauwi po siya sa amin sa Naga galing sa Cebu. Nandun po ako sa airport para salubungin siya. Walang eroplanong dumating. Kasi yung eroplano niya bumagsak sa Masbate. 3 araw po hindi nahanap yung eroplano ng asawa ko dahil sa ilalim ng dagat. Naiwan sa akin 3 babaeng anak. Yung bunso po namin ay 12 years old lang nung nangyari yung plane crash. Yung asawa ko ay 54 years old. Yung pinakamahirap po nun kasi siya talaga yung sentro ng buhay namin. Hindi naman po siya nagkasakit. Kaya yung pagkamatay niya ay sobrang bigla. So syempre, nahalukbog yung buhay namin. Naiwan sa akin, ang sweldo ko po bilang abogado ay napakaliit lang naman. So paano ko bubuhayin yung 3 anak? Yung pa lang po yung pinoproblema ko, buti na lang na namatay yung asawa ko, yung may isa po akong anak na nasa Ateneo, ginawang scholar ng Ateneo. Yung isa ko naman, yung bunso ko ay scholar din. Yun pa lang yung pinoproblema ko kung paano kami mabubuhay na wala na yung asawa ko. Bigla po yung politika sa amin sa Naga, nagkagulo. Nagkagulo po sila dahil nawalan ng ulo. Last day po of filing, a little over a month lang after namin siya nilibing, last day of filing, kandidato na ako. Wala pong paghahanda, walang anything. Nung kandidato po ako, I was running against a very powerful, well-entrenched political dynasty sa amin. Yung asawa ko po, mayor ng Naga, pero yung distritong tinatakpuhan ko, Naga plus 7 other towns. Yung asawa ko po never na tumakbo sa labas ng Naga. So yung stronghold ko ay Naga lang.
Pero yung 7 other towns, lahat na mayors, lahat na barangay officials, lahat na local officials, para sa kalaban ko. So to make the long story short, napakahirap nung aking kampanyang pinagdaanan. Akala ko po talaga, very honestly, hindi ako mananalo. Kasi not one rally kaya kong stage. Dahil yung pambayad ko po sa watchers, ayaw kong gastusin na ipambayad sa sound system. So, akala ko po matatala ko, grabe yung vote buying, grabe yung usual na extravaganza. Ako, wala ako. Yung sa akin po, sipag lang. Pero noong election ng 2013, nanalo po ako landslide. Nung nanalo ako ng landslide, parang doon yung simula na... Nanalo po ako ng landslide, para sa akin, napakalaking affirmation yun. Na kailangan kong tiwalaan yung lakas ng ordinaryong mamamayan. Kasi parang all the odds were against me. Pero nanalo ako. Grabe yung vote buying, pero alam ko, landslide yung panalo ko. Nung umupo po ako na congresswoman, napaka-productive ng aking term. Kasi nung nasa saligan pa po ako, pag nakikita namin yung mga basehang sektor na palagay namin kulang yung batas na nagpo-protect sa kanila, kami yung magda-draft ng mga batas, ipipedal namin ito sa mga congressmen, paminsan barang takers. Pero nung nasa congress na ako, nasa posisyon ako. Hindi ko na kailangan ipedal yung mga batas na sinusulat kasi ako na mismo pwede maging author. So karamihan po sa mga batas na final ko ay patungkol sa protection ng mga karapatan ng basehang sektor. Saka lahat yung mga advocacies ng asawa ko on good governance. So karamihan po doon, transparency, accountability. Naalala ko pinakauna kong bill na final, full disclosure bill. Na yung bill sana naglalayo na lahat na ginagastusan ng pamahalaan dapat nakapost. Kahit gamot yun, kahit pako yun, dapat nakapost. Hindi yun naipasa. Kasi ayaw ng mga kasama natin. Pero ang isa pong final ko, at ikakwento ko to, kasi ito ay, ang ating pong pangarap ay magkaroon tayo ng People's Council. Yung isa pong final ko, yung Empowerment Bill. Yung Empowerment Bill, naglalayon siya na mag-institutionalize ng mga People's Councils sa lahat ng mga local government units, saka sa lahat ng mga government agencies. Ano po yung People's Council? Parang siyang parallel. Para siyang parallel dun sa opisina. Para yung ordinaryong mamamayan ay meron siyang seat at the table. Ang gusto ko sabihin, kahit hindi sila elected, meron silang boses magmula sa umpisa, hindi yung hihingi lang sila kay mayor o hihingi lang sila kay governor. Kasi ngayon, ganun yung nangyayari. Yung lahat mong kailangan, hihingiin mo. Maswerte ka kung may pambigay. Kung walang pambigay, sorry ka na lang. Pero ito, hindi ganun. Ito po, hindi maipapasa ang budget kung hindi ka bahagi yung People's Council. Nang galing ito sa experience namin sa NACA. Kinikwento ko to kasi medyo related siya doon sa tanong ni Godfrey. Na maraming mga bagay na madali lang sabihin, gagawin ko yan. Pero hindi po siya ganun kadali. Kailangan mag-set ka ng mga mekanismo para yung gusto mong gawin, yung tao na susuporta sa'yo, meron siyang space para kabahagi siya ng governance. Hindi po ako naniniwala sa trickle-down na governance, na ang nagdedesisyon nasa taas, ibababa na lang. Ang paniniwala ko po ng klase ng governance, laging bottom-up. Na dapat, ang paniniwala ko po, kung gagawa tayo, ng mga batas, kailangan galing yun sa sektor na yun yung recipient ng batas na ginagawa natin. Hindi pwede na tayo yung mga mahuhusay, tayo yung mga matatalino. Yung talino po natin, wala itong sinabi sa actual experience on the ground. Ang paniniwala ko, yung pamahalaan
kailangan empowering siya. Gusto ko sabihin na dapat hindi niya sinosolo yung trabaho kasi hindi niya talaga kaya. Kailangan lang yung leader maging inspiring. Kasi pag ang leader inspiring, ang tao, ginaganahan mag-participate. Dahil, number one, may tiwala siya. Number two, alam niya papakinggan siya. Pangatlo, kahit hindi niya kahit hindi all the time pareho yung paniniwala niya sa leader, alam niya na irerespeto yung kanyang paniniwala. So para sa akin, yung lahat ng problema natin, mareresolve lang pag inayos natin yung ating pamahalaan. Hindi, yung ipag-ayos ko ng pamahalaan, hindi ito pagandahan ng proyekto. Kasi yung proyekto, anyone can do it. Yung promises, anyone can do it. So yung ikukwento ko lang, yung tanong ni Mr. Vincent kanina, ano yung plano mo sa housing? Actually po, noong July of 2016, yung bago ako upo, na-appoint ako na housing secretary. May mga sinimulan po kami. Yung unang sinimulan namin, pinapatapos namin yung ginagawa na inventory ng lahat ng overnight properties na hindi ginagamit. Bakit namin pinupursue yung inventory yun? Kasi ang paniniwala po namin, dapat ang pagbibigay ng housing, either on-site or in-city o near-city. Bakit ganon? Kasi po ang daming mga relocations na failure. Bakit failure yung relocation? Kasi, sorry, naubusan na akong boses. Napapadaldal na yata ako na grabe. Sorry po, pag nawawala ako sa sarili ko, ganyan ako. Pero ito po, bakit kailangan ganun? Dahil, yung nakikita po natin na ibang relocation sites, totoo, nabigyan mo ng house and lot, pero dahil wala namang trabaho dun, hindi mo na-solve yung informal settling. Kasi ang ginagawa nila, eto po, hindi ko nasasabihin kung saan na relocation site, pero sumubok na ayusin yon. Nirelocate sila sa labas ng Maynila, walang trabaho doon. Yung mga lalaki, bumalik sa Maynila. Yung mga pamilya nila na iwan doon sa kanila. Yung mga lalaki, bumalik sa Manila para magtrabaho. Nagre-renta sa Maynila, ang pinakamasaklap, ang iba nakahanap ng bagong pamilya. So yung social cost. Di ba yung social cost napakataas? So, ang point ko lang po dito, nung nakaupo ako for 5 months yata ako, 5 months yata ako nakaupo as housing secretary, yung lahat pong in-approve namin ng mga housing programs, lahat yun nakabase sa people's plan. Kasi yung people's plan po, inumpisahan yun nung buhay pa yung asawa ko. Ang paniniwala ko sa people's plan, hindi gobyerno yung magsasabi na dito ka lilipat, ganitong klaseng bahay yung bibigay sa'yo. Dapat, i-empower mo yung ililipat mo, uhahanapan mo ng housing, i-empower mo sila yung paplanuhin mo kung anong gusto nilang mangyari sa kanila. Tapos, suportahan mo yung plano nila. So, sa akin po, sa housing, yun yung aking paniniwala na ang informal settling, hindi po siya mare-resolve na nagbigay niya ng house and lot. It has to be the whole package. Dapat may trabaho, dapat malapit sa paaralan, dapat may tubig, dapat may kuryente. Ngayon, kabahagi na yung internet connection dahil kailangan na. So, yun yung sagot ko sa iyo. Yung iba po, babalikan ko kayo. So, ganun yung aking panunungkulan. Pero nung congresswoman po ako, klaro sa akin na one term lang ako. Yung papalit po sa akin, kasama ko na siyang umikot kasi sabi ko, samahan mo na ako kasi ikaw na yung sunod. Siya po yung congressman namin ngayon. Kasi sabi ko, one term lang ako kasi tingin ko, hindi sa akin para ito. Pero hindi pa po natapos yung term ko, kandidato na akong VP. Yung pagkandidato ko po ng VP, aksidente din. Alam ito ni Senator Kiko, iba yung tinitingnan ng partido namin, babae din, para kumandidatong VP, umayaw. So siguro ako mga pangatlo, pang-apat na choice.
Pero sa akin po kasi mataas yung aking sense of duty. Na kahit parang ang kapal ko na hindi naman ako kilala ng mga tao, 1% lang po ako noon. Pero dahil palagay ko duty ko na gawin yon, ginawa ko. Nung kandidato na po ako, 6 kami na magkakalaban. Ako lang po yung babae. Yung kalaban ko, 5 senador na lalaki. Kilala na sila ako po, nag-umpisa ako sa service, number 606. Pero ang sadya ko pong ugali talaga, masipag po ako. Hindi lang yung sipag. Pero sa akin kasi, alam ko ito sa opisina namin. Ang kasiyahan ko talaga bumababa sa communities. Kasama yung mga tao. Pag provincial visits po kami, grabe yung energy ko. Pero pag nasa opisina lang po ako, nagpipirma ng papeles, lagi po ako may migraine, may vertigo. Ayan yung mga doktor kasama natin ngayon. Ang dami ko nararamdaman. So sa akin, energized ako pag ganito, kasama ko yung mga tao, nakakasalamuha ko. So, kumandidato ako, again, galing ako sa bottom, nanalo ako. Nung nanalo ko ako ng 2016, akala ko yun na yung katapusan ng mga kahirapan ko. Hindi ko alam, simula lang pala. Hindi ko po na, kasi po nang kinukumbinsi ako ng aming partido kumandidato, ang sabi sa akin, pinakamadaling posisyon yung Vice President. Nagpaloko na kong buwan. So, nung nanalo na po ako, ang dami ng problema. I'm sure karamihan sa inyo aware noon. Ang number one ang problema ang hinarap ko, meron akong protest case. Ang protest case, nandaya ako. Parang, sa lahat ng tao, mandadaya ako. Yun yung number one. Now, I have to contend with it for 5 years. Na-finalize lang po yung decision last year. And, ano naman, na-affirm yung ating claim na pala talaga, hindi talaga ako nandaya. Pero yung pangalawa pong hinarap ko, hindi pa po kami nakaupo, sumusubok ako makakuha ng appointment sa pangulo, the president-elect. Kasi I feel, yung mga tao naman yung magbe-benefit pag okay yung working relationship namin. Hindi po ako nabigyan ng appointment. Nagsubok ako May, June, hindi ako nabigyan ng appointment. So sabi ko, di bali na sa inauguration na lang namin. Kasi historically naman, ang inauguration ng presidente sa vice president magkasama. Pero a week yata or 2 weeks before the inauguration, sinabihan po ako na hindi ako welcome sa inauguration. So, sa akin, yung hindi ako welcome sa inauguration, di okay. Gagawa na lang kami sa sarili naming inauguration. Pero, yun na yung senyales na hindi magiging smooth sailing. Kaya, maaga pa po, pinaghandaan na namin. Sabi ko po sa staff namin, hindi ako papayag na yung next 6 years, ang gagawin lang natin ay ceremonial duties. Sabi ko, i-convert natin yung opisina natin into a more advocacy heavy office. So, nilaunch po namin yung Angat Buhay. Ang Angat Buhay, ang iba sa inyo have heard about it, anti-poverty program siya na naglalayo na yung poorest of communities o communities na nangangailangan ng tulong, matulungan namin. Parang filling in the gaps. Ang problema po namin, wala kaming pera. Ang mandato namin maliit, ang resources namin maliit, pero kinonceptualize namin yung program na kami lang yung magiging conduit. Kami lang yung magiging conduit, yung private organizations, ang hihingian namin ng tulong, para yung tulong, yun yung idadala namin sa communities. Madali po yung sabihin, pero pinaghirapan namin yun. Pinaghirapan po namin, kasi kailangan po namin kapital lang po namin, tiwala. Kasi wala naman tutulong kung walang tiwala sa amin. Pinakauna po namin ginawa ISO certification. Nag-apply po kami ng ISO certification. Umupo kami 2016, 2017, nag-grant kami. And every year thereafter until now, nare-recertify po kami ng ISO. Bakit mahalaga ang ISO?
Kasi prueba siya na maayos yung mga sistema, professionalized yung opisina, etc., etc. Pero we didn't stop at that. Ang sunod po namin inambisyon, dapat yung COA audit rating namin, unqualified. Yung unqualified is the highest COA audit rating. So kami po from 2018 until the present, yung highest COA audit rating na kukuha namin. Ang sinabi po, ganit ako sa korupsyon, isa yun na ebidensya. Hindi siya lip service. Nandito po yung mga staff namin, makakasabi sila sa inyo. Sa opisina po namin, wala akong political appointees. Ang gusto ko sabihin, nag-hire kami ng mga employees, pero wala akong say sa hiring. Wala akong say sa promotion. Wala po akong mga pinagbigyan. Iba pong committee na hindi ako kabahagi, sila yung talagang professional yung aming hiring, professional po yung aming promotion, kasi gusto na i-professionalize yung opisina. Kasi kung professionalize yung opisina namin, ang makikinabang taong bayan. Di ba? Hindi naman kami. Taong bayan kasi maayos yung proseso. So, kaya ko siya sinasabi kasi I think konektado ulit doon sa question ni Godfrey. Na parang yung poem ni Godfrey sa simula, ramdam mo yung frustration sa pamahalaan. Di ba? Ramdam mo yung frustration sa pamahalaan. So kaya ko po kinento yung mga pinagdaanan kasi kaya eh. Marami sa atin nagsasabi wala nang pag-asa yung mga politiko natin. Wala nang pag-asa yung mga leaders natin. Yung pare-parehong problema, year in and year out, yun naman yung problema. Pero I think we were able to prove na hindi kami kailangan sumama sa agos. Pwede kami gumawa ng sarili naming agos na kahit kontra yan sa mas malakas na agos, pwede namin maipakita sa tao, it can be done. So kami, kaya ako siya kinikwento kasi pag sinabi natin, anong plano mo sa mga kabataan? Hindi siya, I don't think masasabi ko yun in one paragraph. Kasi anong plano mo sa mga kabataan? Ang dami dapat. Halimbawa, yung number one, grabe yung stunting sa atin. Grabe yung stunting sa atin, na ang stunting, pag napabayaan natin after the age of 5, irreversible na yan. So paano makakahabol yung 'di ba yung atin sanang demographic advantage kasi ang dami nating mga maliliit pero kung stunted naman hindi makakakop. So yung education sinasabi natin dahil sa pandemic pero actually pre-pandemic ang laki na ng problema ng education natin. 'Di ba? Gusto sabihin hindi, we cannot be doing the same things over and over again and expect the same results. At talagang kailangan natin, kaya nga parating sinasabi, sana mag-declare na tayo ng education crisis. Kasi last tayo sa maraming international assessments. Last tayo sa math, sa science, sa English. At sino ba yung UK? Yung mga kabataan natin. Para madali lang sabihin yung academic freedom. Pero academic freedom, hindi lang yan dun sa karapatan magsalita o magdesisyon ng estudyante. Pero academic freedom, nag-uumpisa yan dun sa pagbibigay sa kanila ng karapatan sa quality education. Diba? So yun sa akin, without going into specifics kasi ang haba na ng novela ko. Pasensya ka na. Pero doon yun eh. Ano ba yung agriculture? Ma'am, si Senator Tico maraming masishare sa'yo. Pero ano ba yung problema ngayon ng mga... Ano yung problema ngayon ng mga nagtatanim? Ang problema ngayon ng nagtatanim, sobrang mura ng palay. Sobrang mura. Bakit siya sobrang mura? Sobrang mura kasi ang daming imported. Diba? Ang daming important